Oh, dyan ba? Nangay dyan, o. Oh. Alam mo, bawit daw ulit kay Paring at Iskarte. Yan, sa kanyang fish pond. Kailangan na naman ng pagkain ng ating rabbit na si Buzz at si Bunny. So, nag-PM sa atin ang Paring at Iskarte natin na marami nga daw sa kate. Marami rin sa kate sa kanyang fish pond. PM siya, partial data ito. Tignan natin kung gaano kadami yung sinasabing sakate ng ating Paring at Iskarte. Tara, makapamasyon na rin sa kanya fish pond. So, matagal na rin ako din napupunta sa kanya fish pond. Kasi ako still is resort. So, tignan natin kung ano yung improvement ng kanyang fish pond. Masyadong maputik dito. Parang nagpapasok siya na dito ng ano, ng traktora. Parang may dumaan na traktora dito. Pagpasok mo dito sa kanyang entrance, kailangan medyo nakataas ang ating mga paa dahil maraming salubsog o yung mga binagtabasa ng mga damo o baka tumama sa ating paa. Eh, balak din siyang magtanim dito kaya nagpapasok siya ng pampora. Parang siyang tamnan to, mga kalalan. Baka ba may balak at tamnan, tare? Ano yung tatanim mo? Ha? Mais? Ha? Oo nga, sagad. Alright, so mga kalalamob, yan, nandito na tayo sa fish pond ng ating pisganerang madiskarte. Yan. So okay na pala itong, ano niya, fish pond niya. So tatlong butas yung mga kalalamob. Bali yung pinakadulo na yun. Yung medyo malawak. 5,000 fingerlings pala yung pinawalan niya dun na tilapia. Gitna na to, tsaka itong sabungod na to, hito pala yung ilalagay niya rito. Yan. Ayos. So ngayon din daw darating yung kanyang binhi na hito. So tingnan natin kung paano ang pagpapawala ng binhing hito dito sa dalawang butas niya na to. Tapos pinaroto niya na to. Tatamnan daw niya ng mais. Mais lang, pare? Paano ba pagtatanim ng mais? Di ba dapat may baril na gano'n? Meron naman yung makina nila. Ah, diretso na. Wala pa tanim yan. Wala pa. Eh, ulitin pa yan. Oo. Shoutout nga pala sa aking pare. Ganero ng diskarte. Shoutout po, mga kalala move. Yan, sabi mo, pagdating sa mga yan, sa mga concrete fish pond, sa pag-aalaga ng mga tilapia, mga kalala move, pasyalan nyo kanyang YouTube channel. Marami tayong matututunan. At saka, kung gusto nyo na adventure, Paring at Iskarte. Siyempre, isa rin si pare doon. Adventure, mas maano to. Maraming itong alam na adventure. Yan. Pagdadamo na. Pagkuha ng damo sa kuneha. Adventure. Yan. So, pasyalan nyo mga kalala mo. Tingnan ninyo at panoorin nyo kanyang mga vlog. Yan. Sa pag-aalaga ng mga tilapia pond. Shoutout nga pala kay tatay. Yan. Tayo, shoutout ka tay. Kamay, shoutout kay tatay. Ito na yung kanilang kubo. Tingnan nyo mga kalala mo ba? Gano'n mga napakakunang kanilang kubo. Kumbaga sa ano advance na siya. Yan, may kalanan. No? Kalanan to para, di ba? Maupuan. At tapos may kwarto pa. Iyon! Meron pang papag. Kagaling talaga ni tata. Yun ni daddy, ni papa. Wow! Higaan para sa magbabantay. Oh.
May bintana pa, oh, sightseeing, oh. Pagka makikinervyos, pwede rito. Ayos. Pare, ano to? Pagka? Net, pagka mag-ano tayo, mag... alis yung mga shooter, ganyan, yung mga unang lalaki. Ay, ganon. Binubukod pala yan, ano? Alright. Tapos di lang yan, mga kalala mo, pagka medyo na CCR ka. Ah, ito. Gumagawa na rin sila ng ano dito. May tubig agad. Ng common. Oo, ano pare. Pero kung ano lang naman, hindi naman mapupuno ka agad. Hindi, tagal yan. Tagal ba? Babagsak naman dyan yung dumi. Baka may pinaglama hanggang CR dyan. CR? Ay, nasayang. Yung bowl na sinasira nila mama, nabasag lang na nabasag doon sa gilid. Sayang. Ay, baka sayang. Baka buo pa. Ala, nabasag na. Nagtutoy pa ng mga bata. Hindi nga niya inano, ginalaw yun. Sayang. Alam mo ba yung sa may malalim na hagdan namin yung... Sa hagdan namin na ganun, may CR dati doon, yun ang tinanggal. Para hindi na buo yun. Ano, okay. Ano, bali, uubos ng mga 1 kilo daw yan eh. Ito, itong yung pael na to. Doon pa lang sa gawidan o diretso na to? Kasama na siguro to. 1 kilo, uubusin na. Pagka kasama yun doon, baka 2 kilo. 2 kilo. Ayun na pala, naroto niya. Ay, nalagyan na rin pala ng ano yan. Pare, lupa pala yun? Hindi pala fishman dyan? Alin? Ito? Lupa. Ay, ganun? Hanggang doon pa doon, may lupa pa yan. Mm-mm. Di pa man kinalahati pa ni Bayaw. Kala ko fish pan yun. Di ba madamo nung kan? Halit-lit lang siya. Kala ko anong una, fish pan. Di ba? Oo. Ganun din. Ito, kala natin nung una, butas-butas yun pala. Lupa din pala, paliit, lit-lit lang. Talagay ko, yun yung ginagawang pang ano, panlipat ng isda. Si Arna, very comfortable na. Kakapapasyal kayo dito. Ha? Tapos maganda pa yung kubo ng pare natin. Ha. Galing, oh. Magkano malalim ba ito, pare? Nga bewang? Ano naman kaya ito? Wala. Kalami, kalabaw ka pala, ano? Paliguan, ano? Paliguan na kalabaw. Oh, sarang, ano, isang butas pa ito. Kaya lang, doon muna magta-testing yung pare natin. Sa tatlo na yan. Ito. Mas mabibis mo na dumami yung ano, yung dalag, ganun, pagka hinagis mo rito. Ah. Yung dalag. Maraming ang dalag yan. Marami ito. Kasi yung maliliit lang. Wala mong lalaki. Ito tayo kukuha mga kalanabob ng sakate. Saan ba may sakate pare? Sa gawid ha? Ayun, napakadami yung sakate dyan. Yan na lahat. Sakto-sakto, wala na rin pagkain yung kantas. Makakakuha ng konting kangkong. Mapakain ng konting kangkong lang. Ba, nagpakain ka ngayon. Ah. Bukas iba naman. So ang ginagawa ko na yung ano lang, yung sakate. Sakate na lang pinakakain ko sa kanya. Gusto niyan pare, alam mo yung matataba yung katawan yung ganito. Ano yun? Yung sakate? Yung kala mo, tawag siya dito, parang tubo, itsura. Ah, yun yung gusto nila. Gusto nila yun. Saan kayo makakita dito nun? Doon sa amin meron. Ano tawag din? Sa parang ano yan, yung... Sa tubig nga lang nabubuhay yun eh. Hindi pa ako nakakita nun. Wala nakakita man ako, baka hindi ko ano. Gusto yun, kahit yung dati may alaga ko yung guinea pig. Ah, yung cute na eh. Gusto. Cute na guinea pig na eh. Pakalalagay mo lang kahit ganun karami. Pagbalik mo, wala na. Eh, favorite nila eh. Okay naman sa yung dumi nila. Hindi naman... Akala mo yun. Ah, okay pala. Tinanong ko kayo paano ka-discarte mga kalala mo kung ano yung pagkain ng mga ano. Ayan, ng mga fingerlings. Ito pala. Fry booster. Hatchery feed. So, ito pala yan mga kalala mo. Pare, magkano 10 kilos nito? 600. Oo, tati yung mga kalala mo. 10 kilos lang yun. Ito yung pagkain kapag ka ano. Pagka fingerlings. Ayun, powder pala siya pare. Oh, parang darak. Parang darak ni. Pang fry pa to. Parang siyang darak oh. Akalala mo. So ito yung pagkain kapag ka fingerlings pa lang sila. Yan. Hatchery feeds. Bango niya oh. May darak din na ano. Mabango sa isda eh. So pare, hindi ba masailan yung mga fingerlings na yan pagkano? Nalagaan. Sa ngayon no, medyo malamig, medyo maselan dahil nga lalo ko maliit na maliit pa yung fingerlings. Kaya kailangan ano, yung tubig eh ma-maintain mo yung kwan. Tawag dito, yung iba nga naglalagay pa ng dumi ng manok para animal manure. Minit ano? Yung tubig. Kaya yung pamamaraan. So ibig sabihin mahina din pala yung mga fingerlings sa malamig. Nalulusaw yan pag malamig. Paano pagka sobrang init? Pag sobrang init naman, mamamatay din. Ah, ganoon din harus-parehas. Kailangan level lang, no? Naka-level lang dapat. Kaya yung isda, lalo kung malalim naman yung tubig mo, maghahanap din siya ng
May parting mainit kasi eh, may parting malamig. Doon sila lagi sa may medyo mainit na, mainit parang yung warm water na. Naliligo tayo, naginit tayo tubig ganun. Meron din, nahanap din nila 'yon. Mm. Yung mga alaga ko naman, andun lagi sila sa gitna. Ano sa gitna? Lagi. Doon sila sa gitna kasi para siguro andun yung medyo mainit-init sila. Pinapalagyan nga sa akin ang dumi ng manok. Hindi pa napaghanap ng ano eh. Papainit din yun eh. Baka naman sumobra na init. Hindi, pampainit din. Lalagyan lang sa tasako para yun. Sa sabit mo. Okay. Para ipaligid lang, no? Tapos, paligid lang niya. Ano, hindi kakalat. Makakalat daw sa pag-init ng tubig. Tapos, mapagpalumot din ng ayun, tubig. Tubig. Magiging pagkain din. So, yung lumot na yun, pare, ano bang benefits? Maganda yun kasi libre food na yung isda. Tsaka minus pagkain ka na. Doon din doon ba tumutubo yung yung duckweed at saka yung pan? Isa rin yun. Asola. Paano ba ang pagkain ng asola? Asola naman, yung kamukha ng asola ko doon sa bahay. Yun ang binibili? Yan kasi madali lang tumubo yan eh. Tumaduckweed. Basta't lang yung paligid. Medyo ma-green yung lupa. Kung saan nabubuhay lang yun eh. Ayun eh, nice pala yung green yung tubig. Kung saan siyang nabubuhay. So yun, panoorin ninyo mga kalalamove yung yung vlog namin na yun. Na paano ang diskarte sa pagpapalaki ng tilapia. Panoorin niyo po 'yan, i-previous niyo sa may or panoorin niyo po sa nakaraang vlog ko. Kung ano yung itsura ng asola at saka po ng duckweed. Ng duckweeds. Yeah. Okay, so kasama natin 'yan si pare ka diskarte. Madali lang paras lang, madali lang paramihin niya. Mm-hmm. So 'yun yung substitute din sa kanya pag pagpapakain na pare. Saka maraming protein 'yun, no? Same lang sila ng feeds daw. Same protein. Kaya makakatipid ka rin sa pagkain. So ilang nangangano mo yan? Tilapia mo ilang araw na? 3 days na ngayon. Pero 2 days pa lang siyang pwede na pinapakain. Patikim-tikim pa lang para masanay lang silang pinapakain. Paano ang diskarte mo sa pagpapakain? Gaya ng fingerlings na yan. Paano mo sila? Parang paano mo lang sila, papaamoy-amoy mo muna. Pagka natuto na silang sumusunod sa'yo, pwede mo na siyang padagdag ng pagpapakain hanggang sa matuto na silang kumain ng kumain. Ayun. So, hindi na kailangan pang ng tunog, tugtog, Pwede rin yung, kasi kung sinali mo siya sa may tunog, siyempre susunod talaga siya sa'yo. Pagka hindi mo naman siya sinali sa tunog, naghagis ka, alam na nila yon. Maglalapitan na yon. So depende pa din sa kung ano yung gusto mo na ituro mo sa kanila. Para din sa para aso din na. Kung paano mo sila i-breed ganun. Yung iba kasi nagtutuktok pa ng ganun nga. Para marinig kang papalapit ka. Mas maganda yung hagis mo na lang, no. Pagka naghagis ka naman. Pag narinig na yan, ang bilis na nila magdadatingan. Pag malawak na po. Yun ang gagawin. Yun. Nakapangka ka yan. Sa bangka ka pupukpok. Para naririnig nila. So, pang malawakan lang pala yan, yung ganun diskarte. Para kang tambol na ginagawa. Sige, kaboy. Apo. Yun. Para lalapit sila. Ibig sabihin, si tatay, si papa, may experience natin to sa pag-aalaga ng tilapia, ano? Hindi, hito. Hito? Ayun. Sa hito dati siya na gano'n, nag-alaga dati. Ito si German, katagal ko dyan. Saan po? Diyan si German, 23. May gano'n po? Sa asyenda. Nag-alaga po kayo ng doon? Yung tilapia sa kahito. Kaya pala. So naman na mo pare kay papa yung na-discarte ka pa paano mag-alaga. Nakabangka talaga, papakain ka. Opo. Nakabangka. Papakain ka na. Ano na po yun, ano? 1,000 na yun, ano? Yun, hito naman. Mga pito ka ng manok na yan. Sa hito. Gabi, hinahagis namin sa piskan. Talagang trinak na. Sa pag-aalaga po ng tilapia, matagal man po yan, pero big time naman, ano? Hindi ka tulad sa palay na, yun nga, mabilis nga. Depende pag ang tilapia naman kasi, pag hindi mo tipirin sa pagkain. Ayun, apa. Malulugi ka. Mabilis lumaki. Pag hindi tipid. Pero pag tinipid mo, talagang mabagal ang paglaki. Tsaka papayat po, ano? Ang gagawin lang nun, manginginain lang manginginain, pero hindi tataba, ano? Ayan. Ilang years po kayo na gano'n sa, ano? Sa pagpaalaga po ng isda? Tagal ko dyan, si German. Halos, sa anong years po?
Malit 10 years. Malit ka pa, pare? Malit pa yan. Malit. Kasi laki ko lang si Duke. Ayan, parang ganyan, ha? Ay, talagang kaano, ha? Matagal na. Sabihin, matagal na. Siguro man, sa 3 taon din siya nag-alaga. Tignan mo, kasi laki niya, kasi laki niya si Dodo, o, di mo. O ngayon, ikaw naman din na nag-aalaga ngayon ng fish pan, di ba sabihin eh. O nga, ano. Si Dodo naman maliit. Sumusunod, o, si Dodo naman maliit. Oo, ano. Mga hitok na yan African, pang ginagawa dyan nila, pang sport. Ay pa. Fish fillet. Mm. Oo. Yung mga ganun. Pinadala nila sa Bulacan, ta mayroon sila doon na ano ang kang hitok na yan. Kini-fish fillet na na, ano. Bang bansa. Pero dala natin pan sa kate, wala na mabuka kate. Kawa na ako ng harga sa kate. Yan, tapos dala ako supot. Dapat ano yung lilik. Ala, hindi ako sanay pa rin, mamaya mahiwa ako. So tara, kuha na muna tayo ng ano sa kate. Bubuli. Ha, bubuli. Ito pare, oh. Ayan. Yan mo palaya. Ayan naman pala yung ligaw. Sarap yan. Kung madami yan ang kukuha ko, pipitas ako niyan. Sarap yan sa sardinas. Tinan mo nga, nalinis na pala na ng buo ng mga pare natin to. Dito, saan ang daan talaga? Malaking lahat ng tubig. Musible talaga, ano? Saan ang daan natin? Tubig na. Anong bot yan? Makatalo nga yan. Ah, nakatalo naman ako. Kala ko di ako makakatalo. Huwag dito kasi tinawa. Oo. Ha, dyan. Ah, inspray mo. Selan yun eh. Ito magandang sakate. Yung mga maliliit lang na ganyan. Sakate. Damo. Okay lang wala nang tubig at saka sumisibol na. Okay lang walang ulan na at saka sumibol. Wala nang ulan sa kaligo. Ganyan talaga. Sete ng mga ilog. Bilang taas. Ayun, kangkong. Ayan, sakate. Ito nga ganyan. Kaganda pa ng ano. Pare, ba't di ka nagbibenta ng kangkong? Yan, yan yung bayan. Ito, kinakain ko. Sige, in-spray ko yan. In-spray mo ito? Oo. Gawin na yan. Okay. Matagal na yan eh. Sige, yun, start tayo dito. Wala na mo. Baka malababad ka, pare. Kabilis naman. Diba ano, nakadami ka agad. Diba, pupwesto pa lang ako. Diba tayo dalang, ano, limit. Yan, kapagkain ng rabbit. Sabi ko nga, dahil sa rabbit, natuto akong nagdamo. Ito, malilit yung dahil. Ito, dapat yung malaki nga. Ito, pare, oh. Ito, Adingay kong tawagin. Ayan, yung mga ganaan. Yan ba yun o yung isang plante? Ano kaya tayo? Meron dyan. Pare, galing mo pumili ah. Maging ano lang ako, cameraman. Ang gano'y, ganda ng mga kangkong dito. Tawa niya, makapagbenta ng kangkong. Ha? Hindi. Hindi na, hindi na pare. Talahib na lang. Baka may magtai. Dami ka agad nakuha na pare natin. Dali lang. Ah, iba naman. Ano ba ito? Sudan mo na rin. Ano pa rin ba ito? Yung sakate? Ay, sakate. Ito yung talagang sakate. Ba't parang may antena? Parang may antena, ano? Ano lang yung bulaklak. Ah, bulaklak na niya. Ah! Kaya pala. Pero ang cute niya, ano? Hindi lumalaki na malaki-malaki. Nasaan?
habang hinihintay natin makakalamove yung ano, yung may dala ng fingerlings na hito. Ayan, nakatambay muna kami dito ni Panic at Discarte. Sa kanyang kolong-kolong. Ayan. So, napakasarap tumambay dito makakalamove, napaka-presko. Kasa maririnig mo lang mga huli ng ibon. Kahit na marami pang ano, kahit na marami pang ayan, bahayan dyan, tahimik pa rin yung paligid. Mahigay lang pag may nagpapatugtog. Yun. Pero kapag ganito, tingnan mo mapapakinggan yung mga maririnig ninyo. Puni lang ng mga ibon. Tsaka manok. Walang mga nagmamarites na kapitbahay. Kaya gusto nyo pumasyal dito mga kalalamove, yan. PM nyo na parang kadiskarte natin. Yan, PM lang kayo parang kadiskarte. Yan, sasamahan ko kayo dito. Magkakachingkok tayo, magdala kayo ng pagkain, ano eh. Kachingkok tayo ng pagkain. Yan, sarap dito mga kalalamove, oh. Ganda pa ng kubo nila, pag natapos yan lalo. Oh. Kompleto. May kalanan, may CR, at tapos may tulugan, at mayroon tambayan. Ayun, ah. Anong kalanang ilalagay mo dyan, pare? Sabi nila, yung kahit yung kalana lang na ano. Yung ano, yung super kalan? Oo. Ayun, yun, yun. Alright. Meron naman mga kahoy, pwede naman mga kahoy. Ayos yun. Mga alternate kung saan magbawa naubusan. Saya, ito na yung lababo mo yan? Yung hugasan ng plato, gano'n. Diyan, gagawa na lang dyan. Gagawa na lang din ng bandula. Yes. Ayos na, nakakalala mo. Presko. Ayan, ayos na. Presko, makakalala mo. Yeah. Alright, so makakalala mo, pasyalan natin yung ano, yung fingerlings na tilapia ni parang kadiskarte. Dito yun sa pangatlong butas. Ayan yung makakalala mo. Isa, dalawa, tatlo. Isa dulo. So, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng mga isda. Pare, ba't may lambat dito? Baka lumundag yung galing dyan. Ganun pala yan. Ibig sabihin, yung kahit fingerlings yung lumundag. Hindi, pagka medyo malalaki. Ay, medyo malalaki na. Naka-ready na siya. Naka-ready na yun. Baka mamaya. Mahaluan ng mas malaki. Ayan, ito na ang kanyang ano. Yan, dyan siya nakatagpawala. Ilang libo yan, pare? 5K. Yan, 5,000. Tilapia. Maliliit pa eh, no? Saan? Ayun! Ay, ito, ito. Gumagalaw-galaw na yan. Ayun sila. Ngayon pa yung 5,000 eh. Ayun. Oo nga, yun. Maliliit pa yun. Hindi makikita sa camera eh, pero andyan yun. Ayun, may mga duckweed na. Kulay green na yung duckweed. So, 5,000 tilapia ang kanyang pinawalan dito. 5,000 fingerlings. Ano iniingatan mong mga ano dyan para mga predators? Dalag. Ibon. Sa mga ibon. Dalag tsaka ibon. Kaya ang ginagawa ko, kung may nakita akong dalag na kahit nagadaliri lang, binabaril ko nila para hindi na makaperwisyo. Ano yung mga pumupusag na yun? Gurami. Gurami. Okay naman yun. Okay. Hindi mga predator yan. Okay. Okay. So, gurami pala. Kaya di ko na-inalis yung gurami. Sarap yung gurami na yun. Piritong malutong na malutong. Matitikman mo pa yan. Sarap nun. Ano makakalala mo ba? Karoon na siya ng asola. Ay, asola tuloy. Duckweed pala. Gumami na nga. Yan o. Kakunti lang yung nakaraan yan. Kapag medyo ano yan, isa na rin yung substitutional sa pagkain ng ano yan. Ng isda. Yan, nakatutulong na din yan. Nakatulong. Naglagay na rin ng ilaw para kadiskarte natin. Ayun. Kapal na yun. Mga bula-bula. Ayun. Ang cute na. Lagay na rin siya ng ilaw dito. Ayun o. Stila na siya ng... Tumihinga siya. Nang ano. Yan yung tinatawag na oxygen, pare. Hindi, yeah. Sabihin, kahit hapon na nag-inga. Ayun na nag-oxygen sila. Cute o. Maliliit. Maliliit pa eh. Ang cute. Gano'ng kalalaki, pare, pag ano? Ito. Yun, yung kugako ko lang. Malaki, pinakamalaki na yun. Pinakamalaki yun. Nagaling yung mga nag-ano yan, ano? Yan, so dito, 5,000 tilapia. So doon, sa dalawang butas na yun, nakakalalamove, puro mga hito naman ang ilalagay doon. Tigilan nyo pare? 10K. Tig 10K sila? Hindi, 10K lang yun. 5,000, ganun. Hindi mo paghiwalay, pagsasamahin muna. Ah? Hiwalay pag malaki na yung... Ayun. Unang lalaki. So abang pala to? Abang lang.
Alin yung abang dyan, yung gitna o yung dulo? Itong gitna. Yan. Yung unang lalaki, lalaki sa gitna. Hmm. Sa hito yun, ano? Pero sa tilapia, kahit malaki, ano? Dito na yan. Tilapia, yan lang yan. Yung hito, hindi po pwede pala na, ano, ano, na hindi hihiwalay. Oo, hindi. Nagkakainan. Hmm. Hindi ka mukha ng tilapia, eh, walang pakialam yan sa kasama. Hmm. Basta siya kumakain. Yun naman, pag wala nga sila makain na ano, naginutong mo sila. Hmm. Pag mas mayroon mas malit sa kanya, na kaya niya lulukin, lulukin niya. Ganun pala. Siyempre, editor din pala. Ito ano, sa kapwa nila. Sa kapwa niya. Hmm. Ano pa yung dalag? Pagkakapwa niya, dalag hindi niya kinakain. Ah, marunong kumilala, ano? Pero dito, walang kumilala, walang kinikilala na yun. Walang kinikilala, walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Walang kapatid doon. Kaya tako pala mga hito, ano? Ano pa yung dalag na ah, na-encounter mo na. Hindi siya, hindi niya kinakain yung kapwa niya dalag eh. Pagka ano na, yung malit na malit siguro, kakainin niya. Pero pagka malaki na, hindi naman kakainin ng mas malaki pa yun. Ibang kakainin niya. Ah. Eh, yung mga umiikot-ikot na yan pare ng mga ibon, di ba predator yan? Yung mga, ano na tawag dyan sa'yo? Ayun, yun, yun. Ilang-ilang. Anong hindi, ibon yan? Ilang-ilang yan eh. Ilang-ilang. Puro hindi sila na. Oo. Oo, kinagbabat ko. Tumalan yung palaka. Ah, tumalan yung palaka. Yan o, dumami sila o. Mm-hmm. Lumalapit ko. Lumalapit, kilala ka niya o. Kilala ka nila. Ay, palaka o. Ang galing. Pagka may tao na, alam yan nila. Eh, yung mga palaka, hindi naman predator. Kumakain din yan. Pero? Pero hindi naman nasing ganun. Hindi naman niya kaya habulin sa tubig yan. Alright. Sa gilid, lababa yung ano niya. So, dito ko nagkasan ng anon. Diyos sa tandaan ng tourist na yan. Saan? Malalim dun eh. Ah, sa Gawidan. Doon ako nagkasal yung isa dun. So, isa na na. Saan ka nang galing yung tubig nito? Sibol. Ah, sibol lang to? Oo. Oh, right. So, anong nagpahigop ka? Dito mga nakakasa. Ayan, sa Gawidan. Ayan. So, malalim. Mm. Ito pinapunta. Tapos ito pala sibol na. Ang galing ano. Hindi ko naman pinatubigan. Kusang dumami lang yun. Ayos pala. Kaya hindi na nag-galing. Talagang, talagang pang ano. Alright, so mga kalalamob, medyo ginabi na po yung magdi-deliver ng hito or ng fingerlings na hito kay parang ka-discarte. Panoorin nyo na lang po sa mga susunod na araw natin yung pagbablog natin yan, dito sa fingerlings na hito ni parang ka-discarte. Yan, kasi medyo madilim na at yung camera natin madilim na din po pagka madilim na ang paligid. Sobrang dilim niya, wala na tayong maaaninag. So, yun lang mga kalalamob. So, once again, maraming salamat po sa mga subscribers. Guru Sherry, tsaka po sa mga likers, salamat po sa pagtutok at panonood ng ating mga daily vlog. And shoutout po ulit kay tatay, kay papa. Yan. Papa, ikaw po ba? Senior po ba kayo? Jesus senior, ano? Yan. So, bali yung junior para si parang ka-discarte. So, once again, kita sila po tayo sa susunod kong vlog. So, once again, this is Talamob Radio Service. God is good all the time. Take care po mga kalalamob. Peace out.